Sir, can you update us on your retreat of the leaders a while ago? The consensus in trade liberalization, yung that tariff, non-tariff barriers, parang ganun lahat ang focus, pati tayo, no? Yung malaki yung pressure ng protectionism given the downturn in the global economy, parang save yourself. Pero parang ang intervention ko, sabi ko, yung basis of trade is comparative advantage, di ba? Meron silang mas kayang gawin kaysa sa iyo, meron ka kayang gawin, mas magaling kang, mas efficient kang gumawa kaysa sa kanila. So, pareho kayong makaka-expand dahil yung economics lecture kasi, no? Basta bottom line, yung efficiencies nyo lahat mag-i-increase with increased trade. No? And taking advantage of the relative comparative advantage of each trading partner. So, pinag-usapan yung TPP na hindi pa tayo nag-a-apply. Of course, yung medyo in Doha round ng negotiations na after 10 years wala pa rin napoproduce. Yung BOGO. At again, yung concentration is, pag nag-protectionist tayo, pare-pareho tayong lalo sasama yung sitwasyon. Dahil i-confine mo sarili mo, pati doon sa bagay na, at least yun ang posisyon natin, no? Yung imbis na pumunta ka doon sa mas efficient, gumawa ng kailangan mong gawin, pipilitin yung gawin na hindi kayo kasing efficient sa nagtatapo kayo ng resources. So, ito parang may consensus na yung free trade really has to be maximized. Doon sa ABAC na dialogue naman, tinanong tayo yung global supply chain, how do we intend to show ourselves as a better partner, improve our presence in the global supply chain. So binanggit natin yung mga tulad ng one window, no, na when you have to deal with 40 agencies, 30 are now part of that program. E-commerce yun, isang beses ka mag-a-apply, yung data will be spread. And the questionnaire will satisfy the 30 that are already in the program. The remaining 10 will be in place by the end of this year. Tapos pwede rin may connectivity rin sa ASEAN yun. Okay. Next question. Sir, finally, after a few days of suspense, your meeting with the president of China is going to push through, or has it already pushed through? Wala pang definite time as to the meeting. We saw each other earlier. We didn't have a chance to converse. Medyo gumpisa na yung retreat, no? Before we saw each other. I didn't see him actually at the, parang in effect may cocktails bago ng dinner. Hindi ko na siya napansin doon. Eh. At palagay ko baka meron siya sarili niya mga bylaws. So wala pang, as of now, wala pang confirmation. Wala pang confirmation as to the time and place, but si Secretary Del Rosario seemed a little certain earlier that both sides, that you and the President who will be able to talk. Well, that is our understanding, no? Mm-hmm. Pero until there's a definite time and place, we cannot say that definitely it's on. Mm-hmm. Can we ask you, sir, how do you probably plan to approach the matter? Will it focus definitely on the West Philippine Sea issues? I asked for a frank exchange of thoughts. You know? Hindi na di ba parang i-divorce natin diplomatic niceties. So we understand where they're coming from, they understand where we're coming from, and hopefully it will lead to an understanding. No? But alam naman niyo ako, hanggang hindi nangyari, ayoko namang pitasin yung hindi pa hinog. Baka may kasabihan tayong baka maudlot. Sayang naman. Will this be different from your previous talks? Because after the state visit, no, most of our official dialogue with them has been through the ambassador in Manila, their ambassador in Manila, then our ambassador to Beijing in the person of Sonia Brady, who unfortunately suffered a stroke. No? So, ito yung parang, hindi ko naman sabi yung warmed up relationship already. But at least it's less cold than what it was. At saka, yung parang sayang opportunity for the heads of state to be able to really have a frank exchange of ideas. We hope that it will still push through. Just as a final, just as a follow-up, do you think it will give a big boost considering that it's already you and the Chinese president talking kung ano man yung hindi na agree at the lower level?
Well, I can't go into details, so, pero may mga may binanggit, for instance, na alam ba kung may something lost in the translation or in the transmission. No? So pag nagkaharapan na kami, talagang magkakaintindihan na kayo na hustong-husto ang ating inaasab na mangyari dyan. Pero hanggang hindi nangyayari, di ba? Yan natin pwede sabihin na nandun na tayo. Sandra. But sir, the reality on the ground is that nandoon sila sa loob ng exclusive economic zone natin. So paano nyo po mare-reconcile yun para naman siguro to come up with a solution na acceptable sa both sides? Mag-umpisa ka muna doon sa pwede tayo mag-agree to disagree on certain matters. Baka naman yung kusang tayo walang disagreement, eh, pwede natin mag-proceed doon. Yung buong briefing actually yung paano mo i-resolve ito, kunyari dadaan ka sa UN, hindi ganun kasimple. At syempre, ang mga abogadong kinukonsulta natin, cautious. Sabi niya, every time na lahat ng abogadong kakusapin mo maayos, sasabihin sa'yo pag pumasok ko sa litigation, kung pwede ka manalo, pwede ka rin matalo. So, sa pananaw ng mga nagtutulak nung kanilang viewpoint, kinaangkin natin, naiisi natin, kinaangkin naman nilang may historical claim sila, din nasa iisi nila tayo. Habang, at parehong, yung isang bansa na kausap natin itong araw na ito, sabi niya, naintindihan mo naman na politically, sinong pwede magsabi, o sige, senyo ni amin. Yung nobody can give up their sovereignty just like that. Yung the political cost will not be bearable by whoever proposes it. Pero again, as a starting point, may magkaintindihan muna tayo kung ano nangyari at bakit kumilos ang bawat isa sa ganun, tapos ang matay tutungo. Ngayon kung pwede, wag ko nang bigay sa inyo lahat ng detalye. Baka naman bukas, padala na lang ako ng memo na ito ang sagot namin sa mga posisyon nyo. At yung papilang kausap, hindi tayo magkakaintindihan masyado dun. Sir, may we just get your thoughts because President Hu met with the leaders of two other claimant countries, Vietnam and Malaysia. And in his bilateral meetings with the two leaders, he mentioned that there is need to parang exercise restraint and be cool-headed about the disputes. And he said that parang it should not be internationalized. Well, yun naman ang position nila from the start. Ano? Pero yun nga, pag nagkaroon kayo ng heart-to-heart talk, no, at talaga mayroong open mind sa isa't isa, baka naman we can get beyond what can be said publicly. Ulit, yung para bang, kung ako, mamigay ako ng one centimeter na national territory, eh, siguro marami magpapa-impeach sa akin. At siguro ganoon naman sa pananaw nila. No, inangkin nila from 1945 or 47. Bigla nga atrasan niya yung posisyon na yun. At nakakondisyon sa mga mamamayan nila na solid yung claim nila, may penalty rin sa kanya. So, kuminsan, pag may public discourse, no, na kailangan kayo mag-maintain ng isang posisyon na baka hindi naman yun ang sagad na posisyon nyo. Ngayon, coincidentally, kabaylat ko naman bukas ang Vietnam at saka Malaysia. So, pati mga kakausapin, may meeting of the minds na. Sana pati sa ibang ano, larangan ay magkaroon rin ng meeting of the minds. Okay. Next. Malilate sa party ko. Palagi niyong tinutulak. Just, sir, of course, before, when you left Manila, you posted, the survey results came out and you had the highest ever trust rating. Your thoughts on that? Well, papasalamat tayo sa taong bayan. Tapos siyempre iniisip natin na siguro by next, siguro pagbalik ko, meron nagsasabi kung paano na-corrupt yung survey na yun, paano ano, yung kritiko ay nakahanap na ng bagong angulo sasabihin. Pero yung gobyerno naman natin hindi umaandar ayon sa survey. No? Yung parating tinutugunan natin, ano ba yung problema, ano ba yung angkop na solusyon doon sa problema ang hinaharap. Kung minsan, unpopular no, na desisyon, babaksak yung survey mo, pero kailangan. Kaysa naman, gumawa kang popular na desisyon na magpapawalala ng problema. Problema hindi na si kaso, hindi lumilit, lumalaki. So, ulit, no, pasalamat. At pag ako'y mga nagbangit sa ating mga membro ng kabinete, sa mga membro ng administrasyon, inuulit ko, yung hindi ako gumawa nito, no, parati yung
yung team ang gumawa nito. At inuulit ko sa kanila, ako baka nakalimutan iba, walang I sa word na team. No? At yun ang dapat pinaiiral natin dito. Sorry. Sir, can you attribute the conviction of ex-Chief Justice Corona dun sa record rin ng satisfaction rating mo? Siguro parang, hindi lang naman siguro yun. No? Dahil pati yata, marami pa mga ibang topics ng survey period. No? Pero palagi ko naman yung sinasabi namin na ang taong bayan ng boss namin, yung inaasam-asam nilang mangyari, yung gusto nilang pagbabagong umiral, nadadama na. No? At parang dumadami. Kasi nabawasan naman talaga dyan yung undecided. Eh, di ba? At napunta sa, parang nagkaroon ng decision. So, ulit, parang binigyan kami ng parehas na pagsukat at panimbang at nakita lang, parang kinututuan na yung aming mga kilos, hindi kami nagpapasalamat. Lalo, parang it can proceed from strength to strength. Sir, sa period, yung period daw po ng survey, pumasok, yung, pasok dun yung habagat, ganun. And we all know that you were so visible nung mga panahon na yun. Will you maintain that, ano, sir? Yung, alam nyo, may konti pa rin akong problema doon sa visibility aspect. Dahil parang, huy, tingnan nyo ako, ha? Tatrabaho ko. Parang dapat expected ang tao na ginagawa yun. Inulit ko, ano, naninigurado tayo pag nag-i-intervene tayo. Number one, kailangan. Number two, hindi tayo nakakasagabal doon sa mga may trabaho kailangan gawin. Yung, inaalala natin na paglilitaw tayo dyan, may mga kailangan ng FaceTime, may kailangan magbigay ng kanilang papuri sa sarili, etc. Nadadivert yung attention doon sa dapat gawin. At ayaw natin madagdagan yung abala, yung paghihirap ng ating mga kababayan. Tuwing may ganyan sa kuna. So, siguro, katulad nun, parang papel ko na siguro doon, nalagay na yung sistema in place. Fine-tuning na lang. No? Na, minsan, katulad nung binanggit yung rubber boats na subject ng kaso, na unay hindi pinapahintulutang gamitin dahil ebidensya. So, nag-intervene tayo, nakiusap tayo kay ombudswoman na kailangan natin to dahil ang dami nga kailangan saklulohin kung pwede magamit. Sir, with such a high rating, how would you approach this? I mean, will you play it safe just to keep that high rating? Or will you take more risks? Babalik tayo. Hindi naman yung point na hindi naman tayo nagre-risk just for the sake na para may thrills. Di ba? Pero ang punto dito, parati ko ano man yung kailangan harapin, kailangan may decision. At yun naman siguro ang mandato binigay sa akin ng taong bayan. Ginawa kang hepe, ginawa kang pinuno, yung pinuno nagde-desisyon. Ngayon, dinagdag ko lang doon, siguro yung, ako yung hepe na magmumungkahe, nakukunin ko yung consensus ng aking mga boss. No? Pero ang dulo noon, i-argue ko na kung merong tama at mali, may tamang dapat gawin, eh, susulok ko yung dapat tama. Sir, if you can attribute this sa pag-impeach po kay Chief Justice Corona, what's next? Kasi sir, parang na-achieve nyo na yung pataas na po kayo sa Ano ba nangyari sa impeachment? Politiko, hindi naman personal kay Corona. Siya yung personification ng mali doon sa sistema. No? At kung personification lang siya, di meron pa mga ibang mali. No? At yung mga ibang mali yun, kailangan talaga matugunan. Bigyan ko yung sample, no? Medyo technical lang konti. Itong abogado katabi ko magsasabing tama yung sinasabi ko. Pero yung kailan po papasok ang di ba, power divided in three branches. Yung korte kailan po papasok. May magpa-file ng information. Titingnan niya yung final na kaso at magde-decision yung judge. No? May probable cause ba? Kailan ba mag-issue ng warrants, etc. Yung in a recent case, no? In medyo high profile case at that, mayroong isang judge, RTC judge, ang ginawa niya, inutusan ng DOJ na huwag mag-file ng kaso. No? So, ulit ha, ang proseso ng trabaho ng executive yun, wala sila kinalaman, pero itong judge, sabi niya, huwag kang mag-file nitong kasong to doon sa kabilang korte pa, hindi man sa kasala niya. So, talagang masyadong pinus yung envelope ng kapangyarihan nila. Yung obligasyon ng executive, hindi niya pinatulutang gawin. At yun yung uri ng sistema ng katarungan na kailangan iwas to. Parang papil nila eh. Sila na siguro yung Diyos na naghahari sa mundo. Hindi ba yun yung kalakaran ng mga lawyers? Well, yun ang gusto nating iwas to. So, umpisa lang yung kay Chief Justice. Siyempre kung may makikita tayo dyan, pag nag-file ng administrative cases doon sa mga West na hindi tama yung ginagawa, inaasahan natin sa pangungunan ni Chief Justice Sereno, ay magkakaroon ng solusyong agaran. Hindi naman ibig sabihin nun, overnight may decision, no?
Pero siguro naman wala dyan yung nagretiro na yung tao, hindi pa natatapos yung kaso. Alam niyo, huwag naman sana mamasamay na Korte Suprema. Pero yung kaso doon sa EO2, no, natapos na yung term ni Bayo Mera bilang chair ng NCMF bago dininig ng Court of Appeals. Kumbaga halos mutin academic na yung nangyari kaso. Sir, klaruhin ko lang po. So hindi pa tapos yung inyong advocacy. Para kung yung mga ginawa ni Chief Justice o dati Chief Justice Corona mali, ginawa na ibang tao, hindi naman siguro dahil hindi na si Corona gumawa ay naging tama. At yun, di ba? Parang ang ganda naman sana sa lipunan natin, papasok ko nga sa korte, inosente ka, kampante ka, guilty ka, edi naghahanda ka na sa kaparusahan darating mo. Hindi yung, alam niyo yung joke no iba, it depends. Ano? Hindi, sa totoo lang, di ba? Parang, alam niyo, ang hirap pa magsalita dahil kinakabahan nga ako doon sa konsepto ng maudlot. Pero yung matagal na paggulong ng hustisya, inaasahan natin bibilis. No? Talagang bigyan nyo ng konting oras itong ating bagong Korte Suprema at makikita nyo yung, di ba? Meron kasabihan kasing justice delayed is justice denied. O mababawasan o mababawasan yan. Pero, you know, papangalagaan mo karapatan ng lahat, pero sisiguruduhin na gumugulong yung proseso. Parang umuusad yung proseso. Hindi yung proseso ay naiwan na sa proseso. Sir, over the past few days, there has been a big controversy involving Undersecretary Rico Puno of the DILG. May issue about him allegedly trying to raid or lock down or enter the late Secretary Robredo's office. Were you aware of this and what do you intend to do about it? Okay. Yung, missing ng hapon, late afternoon, si Secretary Robredo umabot sa ating informasyon. Sometime in the early evening, tumawag sa atin si Secretary Laila De Lima at pinaalalang may mga confidential folders si Secretary Robredo that needed to be secured. Okay? And in fairness to Yusek Puno, there are only two undersecretaries sa DILG. One handles local government, the other handles all of the, di ba, police, fire, jail. Okay? So, they are all reporting the same office. I instructed him to seal the office of Secretary Robredo to ensure that yung all of these records will be left intact. Okay? And that is the extent of the instructions that I gave to him. On the other hand, medyo lumaki na yung issue. There's some issue about investigation reports. Lumalabas that Secretary Robredo was investigating him for this particular arms deal. Yung sa arms deal, investigating him, number one, hindi ko pa nakikita itong folders na ito. No? Mm-hmm. Secretary Robredo kasi hindi ipapakita sa akin kung meron siyang raw report. Kailangan may nagkaroon na ng investigasyon, regardless of the topic. No? Kumbaga may basihan, naimbestigahan na ng kapraso, naabot na doon sa level niya kung hanggang sa makakaabot. Tapos kung kakailanganin na, for instance, ng tulong ng DOJ to file the necessary cases or for further instructions from me, doon niya iharap sa akin. Okay, ako yung dalawang part, maraming kakulangan ng kapulisan natin sa pistols at sa rifle. Parang bang nung pinapakita yung schedule lang kaya suportahan ng budget, it will take multiple years to satisfy. No? Parang, if I remember correctly, yung malala ko yung first 6 months o pati yung 2011, aabot tayo bahagyan ng 50% sa pangangailangan. So, yung nangako tayo sa lahat, no? Nabibigyan lahat ng pagkakataon at oportunidad. Pero dito naman sa ating kasunduluhan, kapulisan, pinangako rin natin na hindi naman kayong kawawang cowboy. Ilang beses ko nasabi sa speech yan. So, doon sa pistol, the pistol that eventually got the award retails for between 30 to 40,000. Sorry, hindi ko alam yung exact na figure. No? The last time that the PNP bought pistols, they got it for 23,000. Ang problema doon sa ginawang sistema, parang nagkaroon ng Solomonic decision, yung sa bidding, hinati-hati doon sa limang nanalo. So meron kang limang iba-ibang pistol na bilis sa 23, and that was several years ago. No? Itong bagong deal, yung 30 plus thousand na baril, nakuha natin at 16,000. No? Tapos mapupuno na nga yung pangangailangan ng PNP, 100%. So maganda yung presyo, maganda yung testing procedure, wala akong mapintas. Ito po yung Glock, sir. Glock. Okay. Yung nanalo na Israeli weapon,
may mga requirements na hindi, parang siya lowest bidder, pero may requirements na hindi sinatisfy. No? Kaya na-disqualify. So, umabot yung block, tanatapos pati yung, sorry kung naging technical term, parang technical term yata, post-evaluation, which is yung, natapos yung, yung testing before you give the award. Okay? Yung sa replay, hindi ako satisfied. No? Nag-umpisa kasi yun na napakaraming bidders. Para at least, I think the last time they told me about it was 7 bidders were interested. They bought the bid documents. No actual bidding, naging isa. Yung presyo, pag nag-search sa internet, napababa nila yung, para may na-acquire previous to this, yung contract na in-execute before we stepped into office, 150,000. Yung indicative price nila naging 119,000. Tapos parang ito yatang kinoconsider nila is now what, 80,000 per unit. Pero tumingin ako sa internet, dahil nag-umpisa ito about 2 years ago, mga $2,000 yung gusto nilang M4. Eh. So roughly, tama yung presyo. Pero pag tumingin ka sa internet ngayon, you can get it for as little as $800+. Eh. So 800 times 40 will give you 32. Yeah? And 32 and 80 are very far off. So, tapos yung the rifle itself, was not what they told me they wanted. No? So, tinanong ko sila, saan napunta lahat ng mga ibang interesado? Kasi even 2 years ago, there was allegedly an offer from a foreign country to set up a factory here to produce the rifle they wanted. And at the time that it was selling for $2,000, they were offering it for 40,000 pesos dahil dito ipoproduce. So, sabi ko, bakit yung may nagalok sa inyo 40, bakit itong 80 na lang ang natira dyan? Bakit nung hindi nag-meet doon sa gusto nyong model, bakit nyo pinatuloy pa? So, ito yung subject na, and I think I instructed Secretary Robred to look into it, to, para lahat na, sambay yung competence ng mga membro ng BAC, sambay yung technical group dito, parang, I wanted to know exactly why, yung parang simple question lang doon, bakit walang tumingin sa internet at nag-check lang, bibili kang isang piraso, makukuha mong ganitong presyo, eh kung bibili kang kung 100, kung 200, kung 500, o 1,000 piraso, syempre may discount na napapasok mo. So that was something that Secretary Robredo was also checking up on. Okay, so basically, hindi ko type yung mga sagot. No? Para yung mga sagot, nagbigay ng mga tanong ulit. So pinahinto ko yung buong proseso para dyan sa replay. No, dahil at sa totoo lang, somehow, no, nakalusot din sa bureaucracy, may umabot na post-evaluation period after sinabi kong ihinto. At pinatanong ko, bakit nagkakaroon ng testing kung ang utos sa inyo ihinto? So lahat ng involved doon, parang subject to an investigation at medyo floating muna, lalo na yung uniform personnel. Kasama po ba si Yusek Puno doon sa inimbestigahan at involved? Yung inimbestigahan muna dito yung proseso, no? Mm-hmm. Yung bakit naging iba? Bakit nawala yung ibang bidders? Bakit pati yung 7 na kumuha ng bid documents bigla umatras? Mm-hmm. Bakit yung presyo hindi kalinsunod nung... Siyempre, baka hindi mo na makuha yung presyo sa internet dahil kailangan nasa Amerika na baka i-mail sa'yo yung barin. O di dito tatawid ang dagat, may insurance, may duties, may etc. Pero hindi naman siguro do-doble. No? Pero siguro pinakamabigat doon, paano ba sabihin doon? Siguro may in-order kang dalawang sandwich. Kanyari hotdog at hamburger. In-order mo hamburger, dumating hotdog. Bakit di ka nagre-reklamo? So, tapos ang dami kang dumating. No? Mula kay Habagat, nangyari kay Secretary Robredo. So, ito, parang pag-assume ni Secretary Rojas at the latest, a formal na investigation as to bakit hindi na meet yung objectives itong project na to. So net, no, kung 80,000 ang bawat isa, di yung sana dalawa sa 40 mil, naging isa na lang. Eh pinupuno mo yung kakulangan. And so yun ang parati ko inuulit-ulit sa kanila. Maggumawa kayo ng specs nyo, i-test nyo ng tama, at maibigay, you get the biggest bang for the buck. No, and make sure that the deficiencies are met at the soonest possible time. Gano'ng ka-involved po si Yusek Puno dun sa transaction na yun? Only as far as kailangan ko i-check, no?
a lot of pertinent data. Pero kasi para bang number one, he's knowledgeable. Yung number two, he's my eyes and ears. No? Number three, hindi ba parang gusto ko ma-evaluate doon, gaano ba ka-diligent siya doon sa pag-meet ng mga utos na, di ba, eto budget, paano natin mapaparami, paano ba natin mapapurchase na yan para magamit na yung kapulisan na kasalukuyan ay wala nun. Ulit ha, parang less than 50% yung filled up rate. Parang tanda ko, something like, pag natapos yung budget na initial was something like 49%, which meant mga 51% wala. Pero ito yung mga sumaba kayo dyan sa, di ba, kung ano man yung violent crime, sila dapat ang first responder. Tapos hindi mo ina-equip ng tama. At siguro follow-up ako ng follow-up through Yusek Puno and Director General Bartolome. Now, what's taking so long? That this is one of the first projects rin that was identified. So do you still trust Puno? Siyempre may presumption naman of innocence until proven otherwise. So will he stay? Or will you give a... I did it. Yung, the person I normally appoint to any cabinet position is the secretary. Ngayon, the secretary is responsible for everything that happens in their department. So, bibigyan mo naman ng kalayaan, makahanap siya ng team niya na yung, yun ba, makakatulong niya para siguraduhin ma-achieve yung mga mission ng departamento nila. So, sir, I guess what everyone wants to ask is, since Secretary Rojas said that nakahanap na raw kayo ng position for Yusek Puno during the day of your appointment. That's possible. Pero yung I understand, ano, may dikit-dikit yung movement yan eh. No? Mababakante yung, nadalawa na nga Yusek ng departamento, kailangan may ma-appoint. Hintayin ba natin ma-confirm si Secretary Rojas dahil in session ng Congress, hindi siya pwede mag-assume without the confirmation of the CA. Si General Bartolome, for instance, will retire by March next year. Pag nag-retire siya, kasagsagan ng eleksyon. So, isasabak mo yung kapalit niya, di ba? 2 months before yung actual day of voting or less than 2 months. Tapos, aasahan natin na kaya niyang maniguradong tahimik ang buong eleksyon natin. So, magiging halos mission impossible yon. So, actually, as Director General Bartolome, also to consider and to, parang to resign earlier, you will be given a different position so as to afford the next Director General time to, di ba, parang to get a firm hold of the forces that are in the PNP to ensure that we have peaceful elections. DILG report, sir, Mr. Bartolome. I believe so. No. He might replace the Secretary Yusek Puno. Okay. Sir, again? He might replace Yusek Puno. Eh, kasi sabi niyo kanina, I don't know. We discussed it. That part we discussed. So it gives some logic. Basta, teka, wala pa sa resignation letter. They will be submitting this. Hindi ko tangan. Kasi mayroon report din po na nag-resign na po si Yusek Puno. But I don't have it. No. Yung, again, teka muna. Hindi pwede mag-assume si Secretary Rojas. Secretary Rojas can put in his team. Oh, there are only 2 undersecretaries in DILG. The secretary cannot assume yet. The 2 undersecretaries will resign. Who takes over amongst the 5 ASICs? Or the ASICs might also say, co-terminus kami, eh, kailangan na rin kami mag-courtesy resignation. So, sinong bureau chief ang tatangan ng DILG? So, bago umalis, kailangan siguraduhin may replacement. Can assume. So, ang hinahintay po, sir, is confirmation of Secretary Rojas and the resignation of... General Bartolome. Vacancies have to be created. Tapos yung coming from the resignations. Tapos ano? Yung they will be designated. Kundi all. Some of them will be designated to new positions within this administration. Just, kung wala nang iba, are you looking at a new position for Yusek Puno? That's possible. Pero, di ba? Yung, tanihin ko na rin siya. Kung interested pa siya in another position, di ba? Parang ibang-iba sa mundo niyang pinanggalingan yung kanyang pagiging center of controversy, even at times na hindi, di ba, matutusin naman eh, for instance, sa hostage crisis, no? Yung he was pilloried, and I assume full responsibility for that, no? I should have, di ba, perhaps not trusted certain people that were given orders implicitly. And we've corrected that situation. We actually
have a new crisis manual in place. Sir, matagal na rin po yung pinagsamahan niyo no, ni Yusek Puno. Sa pagkakilala mo sa kanya, pwede ba siyang ma-involve dun sa, kung meron man na irregularities dun yung, sa yung montik pinalusot na, o kung gano'n man term, kung pinalusot as opposed to nakaligtaan, na maglalapse na yata yung funding nito at ipinasa sa procurement service. At ang claim ng iba, nakalimutan lang ibawiin mula sa procurement service nung inutos ko na ihinto na yung proseso. Now, how many rifles were there? No, hindi ganun kalaki. Ano ba yung total na kung sakasakali? Parang a few millions. Tapos papakasira ka na yung few millions na yun, ubusin mo rin sa abogado pag kinasuhan ka. Parang doesn't make sense. Okay? You look at 16,000 times how many? 60,000 pistols. Medyo yun, bigger pa yun kung magte 10% ka gano'n. Pero this is like 100 rifles eh, yung batch na yun. Don't quote me on the exact number, no? But it's at thousands of rifles. Hindi, yung nando sa, kasi dalawa pa yun eh. Isa nasa procurement, isa nasa back ng karami. Sabi mo mga 400 or so total. Baka 120 or so yata yun nando sa procurement service. Tapos, medyo mabagal na yung calculator ng utak ko. Pakicompute na lang yun dun na. At about 10% of the total amount at 80,000. I'm sure you're aware dun sa mga media play nitong situation po nito. Hil, dun sa pistol, nung sinabi nilang may anomaly, sabi na itong pistol uminit. Siyempre, bakit niinit yung pistol? Di ba pulbura, solid. In-ignite mo yung powder, naging gas. Yung gas, di ba, may nasunog eh, fast burning. Kaya siya naging gas, kaya niya mapapropel yung bala. Tapos yung testing dito, para doon sa mga nagmamarunong, nung araw kasi dinaan akong ganyan, nung nasa kongreso pa ako, testing last 6,000 rounds, 6,000 bullets. Okay. Saan ang galing 6,000 bullets? Nung yung tinatawag nating 45, nung 19, model of 1911, 1905 actually unang design yun, in-adapt 1911, at that time, hindi pa advanced yung metallurgy, hindi pa advanced yung heat treating, so yung 6,000 was considered abusive. Ito sa pistols natin kinuha ngayon, gagawin na naman yung 6,000. Sabi ko, bakit din ang base yung 6,000? E-advanced na ngayon. So ginawa na 20,000. Yung 20,000, in-accelerated pa nila. Parang 5,000 per session. So parang kung may lalabas, yung, di ba parang kakikita na rin tayo ng testing ng kotse na accelerated wear, nadaan na sa kali talagang baku-baku, may tubig, may kono-ono. Ganun ang ginawa dyan. Ngayon yung detractor, sinabi bakit uminit yung barrel? Eh, pinutok ko nga ng 5,000 bullets eh, in a relatively short, parang even the course of a day. No? Alam ka naman hindi iinit yan. So sabi ng detractor, pag binili yung barrel na yan, kailangan may kasama electric one para lumawig. Alam mo nga marunong nga eh. No? So ulitin ko lang, no? Pumasa, met all of the criteria they put in. It's the standard pistol for over 60% of the law enforcement in America as well as other countries, no? And ang habol natin dito, you have one standard pistol, hindi five standard pistols at five, kasi five standard pistols, five standard training programs. Tapos yung holsters, yung pouches, yung ganyan, five standard sets. So, you give them the right tools, they can be expected to do the right job. Pero balik tayo sa Ripley, no, yung, di ba parang 150,000 yung dati bago kami pumasok. Naging 119, nakuhon lang 80. Medyo kung nagmamadali ka, wow, nakatipid tayo talaga dito. Ngayon, aminin ko, no, talagang, sabi ko, ganun pa kaya ang presyo nito? Nag-Google search ako ngayon. At doon ko nga nakita ang daming below $1,000 currently. So, pumabalik ko, bakit ako 80,000 pesos yung conversion ng $1,000? Doon nag-umpisa yun. At bakit itong rippling to? Hindi yung sinabi niyong kukunin niyo. Sir, pa-clarify lang dun sa sinabi niyo kanina na kayo yung nag-utos kay Yusek Puno to go to the office of yes. Secretary Robredo. So there was nothing sinister in what he did because it's parang ganun yung, let yung no, pinapalabas. There are only two undersecretaries in the DILG. Nawawala yung secretary. Then who do you call? Di ba? Yung Yusek take over the department. Ngayon, in charge sa police, di ba? Fire, jail, si Yusek Puno. Si Paradero sa local government. So it seemed to me at that time logical to have this person known in the building, who has access to the building,
knows the necessary personnel in the place to be the one to seal it. The instructions are, I want to be precise, no, seal. So whatever it, the state it was in, should be the state it should be in once you unseal. And it proceeded from yung paalala nga ni Secretary De Lima that there were a lot of confidential matters and files. Topic. Sir, there's this non-commissioned survey that says that parang majority of the Filipinos daw parang want to allow GMA to seek treatment abroad. Ang hirap ako mag-comment, hindi ko nakita yung non-commissioned. Pero, yes, sir, do you share the view? Yeah, well, Secretary Ona tells me that there's no change from the previous condition in the sense na may urgency, may absolute necessity. Paalala ko lang, no? Policy natin, may mga kaso na kabindin, lalabing tatlo ang bansa sa over 190 members ng United Nations na meron tayong extradition treaty. So mamili siya yung ano, 190 less 13. No? Pumunta siya maski anong bansa doon. Ganun ba natin magkakaroon? Masaserve ba natin yung ends ng justice? At tandaan niyo, wala dito. Kung hindi na-arraign, hindi pwede magpatuloy yung bista. At baka meron yung iba dyan, may prescriptive period na naman. Ano prescriptive? Prescriptive period. Prescriptive period na hindi mo na pwede habla. Kasi nung pagka-appoint nyo po kay Secretary Mar Rojas, sa inyong palagay po ba, eh, bayad na po daw ba yung utang na loob nyo sa kanya sa pagbigay niya sa pagka-presidente noong 2010? Kasi yung lagi yung pinapalutang ho nila eh. Na parang... Yun alam nyo, parang di ba, meron kang itatalagang kalihim na isang departamento. Inaasahan mo doon, competent yung tao na patakbuhin yung departamento niya. Competent siya, hindi yung bawas yung trabaho mong binibitbit araw-araw. Ngayon yung DILG, lalo na. Lahat ng mayor, governor, lahat actually ng politiko kakausapin mo. Ngayon, isama mo na rin yung pulis, isama mo na yung bombero, isama mo na rin yung BJMP. Sa BJMP alone, no, medyo malaki-laki mo binanggit na budget ni Secretary Robredo ang kailangan bunuin para may ayos yung facilities. Talaga literal no, yung iba eh, natawag na preso in name lang. Parang inalog-alog mo konti yung Rehas Calas. Tapos sagutin mo lahat ng makakatakas. So, ulitin ko, no? Nilagay ko siya dyan, hindi niya magagawa yung trabaho para ako si Raulong dinagdaga kung hindi kailangan yung bit-biting ko. So, number one na criteria, kaya ba niya? Siya ba angkop dyan sa posisyon? Sa akin paniwala, sa mga nakatalagang, or sa mga pwede natin italaga dyan, isa na siya sa pinaka-competent. No? At, di ba, politiko naman sa makakaus ko, yung mga sistema para magkaroon ng systematized changes within how, di ba, yung you deploy fire engines, no? Where at, yung programming for all of these facilities the BJMP needs. No? Nasa competency niya yan. Tapos yun, ano, pero harto-harto kami. Siyempre, pinakamahirap nakakausapin. Eh. Di ba, pag mayroon kausap mo, sikat na sikat yun sa lugar niya. O ilang mayroon kakaharapin mo. Heart-to-heart, tinanong yun, parang gusto mo ba ito? Hindi, hindi sa gusto. Pag-isipan mo kung tatanggapin mo ito. So tinanong yun? Ah, for. When did he answer that, sir? Immediately? Hindi, hindi immediately yun. Probably not less than 5 days after. Ah, 5 days. Ah, pinag-isipan din po niya, sir. So, hindi siya shell siya? Hindi, may point ka nung medyo tinatanggap niya. Sinabi niyang mga considerations rin yan, no, na sabi niya, masusubukan yung pasensya ko dito talaga. At ang pang-commitment ko sa'yo, lahat ng kaya kong pasensya, ibubuhos ko sa trabaho. Pero binanggit niya, iba yung pasensya ni Jess Robredo. Sir, luminaw kasi po yung kwento nung sinabi niyo na si Bartolome po ay i-appoint niyo po. So, medyo... Last clarification, sir. Ano yung status ng investigation po ni Secretary Jess Robredo before he died? Tapos, yung mga pinagsasabi niyo po ba? Investigation regarding what? Ang daming topics eh. Doon po yung sa sinasabi sa rifles. Sa rifles. Mm-hmm. Sa that was one of the more recent assignments eh. So, hindi,
he wasn't parang may recommendation na, may findings na? Wala pa. Ah, okay. I think I ordered him to ensure that the bidding would not commence, would not continue. That yung as configured na would not meet the targets, no? There would be no chance that it will still happen. Tapos ano, isa rin sa maalala sa akin, dahil tao rin naman ako, no? Inutos mo na huwag ituloy, bigla may lulusot na 100 something. Na nung tinanong mo, bakit nagpatuloy dyan? Kasi pag after nung yung post-evaluation, pumasa, obligado i-issue yung contract. Ulitin ko, it's not for the entire thing. It's like a portion of it, 100 something rifles. And there is a slight chance that people might have forgotten. Dahil yung, alam po, sa normal na procurement, 4 months eh. Na walang issue. Eh, ito pa, yung, sa pahaba-habang ganun. Pwede talagang nakaligtaan na merong parte na kailangan nang i-obligate yung funds kundi revert to the National Treasury. Magandang. Thank you, Mr. President. Thank you. Last.